welcome back to my channel. It's me again, Leo. For today's video, I'm going to be reviewing this product. This is the Maybelline Superstay Foundation, and it can wear up to 24 hours. So if you want to hear more about it, please keep on watching. Let's get started with the claims of this product. This claims to have full coverage, up to 24 hours wear, seamless matte finish, breathable and comfortable fade, and transfer resistant. Yun ang mga claims niya. This comes in a glass package at meron na rin siyang pump. Hooray for the pump, Maybelline. Most of the foundations from Maybelline doesn't really have pump. So, yehey, may pump na siya. You can buy this at Lazada or any Maybelline counters for 499 pesos. Now the shade that I got is 220. I feel like pare-pareho naman sila ng shades ng Fit Me, pero let's swatch it. Ito yung sa Superstay, tapos ito naman yung sa Fit Me nila. Ayan, ito yung Fit Me and ito yung Superstay. Slightly maputi lang yung sa Superstay, but it does oxidize. Yung consistency ng foundation na to, very thick siya compared to Fit Me. Now, I will be showing you the demo. Half of my face will have primer and half will not. And also, half sponge, half brush. Very, very blendable siya. And you don't need much kung wala ka naman i-cover. And kung katulad ko ang face nyo na merong mga redness, one pump is enough for the whole face. I'll be showing you some shots ng may flash at saka wala para makita nyo kung meron siyang flashback. As you can see, dun sa may flash, medyo maputi pa rin yung mukha ko kasi hindi pa rin siya nag-oxidize. But as you can see here, nagpantay na yung kulay ng Fit Me at saka ng Superstay. Hey guys, it's already 6:45 in the evening and ito na ang aking mukha. Ayan. This is still highlighter. Merong oiliness na sa aking T-zone. Ayan, kung makikita nyo. Pero yung dito ko, U-zone ko ay dry pa rin. Also the cheek area, okay pa rin siya. To be honest, it's been almost like 9 hours na, pero still look good. It's already, di ko alam kung kita nyo, 8:17 in the evening and it's already 11 hours na nasa mukha ko tong makeup na to. As you can see guys, oily na tong part na to and some parts here sa ilong at sa aking chin, kitang-kita naman. Ito ay highlighter. Nag-start siyang mag-oil up guys around 7 hours, pero sa T-zone lang talaga, literal na itong part lang na to. Ano ba yan? Okay pa rin ang itsura niya sa akin, actually, around 10 hours. Hindi pa nakakadiring tingnan ang aking langis. As you can see guys, hindi siya transfer proof kasi meron akong nakuhang mga foundation sa blotting paper. Pero i-try natin siya. Ayan, okay na siya. Back to normal na ulit siya na parang walang naganap. Tingnan natin sa tissue kung transfer proof ba siya. Ayan, wala naman akong nakuha. Siguro kung hindi siya irarub, try natin irub. Kung hindi siya mararub sa mukha nyo, hindi siya magta-transfer kung padampi-dampi lang. Now, if you're going to ask me how I will rate this product from 1 to 5, 5 being the highest, I will give it 4. Just because for 499 pesos, full coverage foundation na siya. And it also blends so well sa mukha nyo. Though medyo nag-oxidize siya, if I were you, I will go one shade up para kung mag-oxidize man siya, pantay siya sa skin nyo. And yes, it's very breathable, lightweight siya sa skin. Dun sa primer side at saka sa walang primer, wala naman masyadong difference. Meron lang na na-blur out niya yung mga pores ko dun sa primer side. But it almost looks the same. So that is it for my Superstay Foundation review. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below if you have tried the Superstay and kamusta yon sa skin niyo. And as usual, if you like this, share with your friends and don't forget to subscribe if you haven't. I'll see you in my next one. Bye!